Naririnig niyo po ba may sinasabi ang machine? Ganun po kadaling gamitin ng external defibrillator po natin. Hindi na po siya nakakatulong, kundi binibigay pa po niya yung tamang paraan kung paano natin bigyan ng CPR ang patient. Okay? So, ang gagawin, pag ako ay dumating, okay? Ang una niyang babanggitin, pagkapindot nyo ng power ng machine, ang sasabihin niya, ang sasabihin niya, a touchpad. Paulit-ulit yun. Ayun pala, meron pala. Bumubarat po ang pasyente. Sabi niya ha, patient's bare chest. Okay, pampatagal, makita nyo naman. So, ginagawa na lang namin. Meron kaming buteng, upet, open. Dapat nakatapos. Okay? Paulit-ulit niya sinasabi, attach defib pads to patient's bare chest. Mga may makikita po kayo na pads, magkahiwalay pa po itong dalawa. Ang tamang paglapad lang niya, yung isa, nandito po sa taas, ibaba nung collarbone. Ubuto po natin dito. Saan po ilalagay? Ito po yun. Yung ikalawa, nandito po siya sa may tagiliran, sa may ribs pa rin po ha, hindi po sa may chan. Okay. Markado, nandito ang center of the chest. So may tulong na tayo kung saan tayo maglalakad. Ah, kaya pala. Okay? Ha? Okay? Sunod niyang babanggitin. Anong sunod? Pagkatapos niyang sabihin yon, paulit-ulit kasi siya hanggat hindi nakakalapat ang pad sa dibdib. Paulit-ulit. Pag nagsabi siya ng analyzing, tigil po tayo sa pagkocompress. Bakit? Kailangan po niyang mabasa kung ang ritmo ng puso is kailangan bigyan ng shock. Bakit po? Anong nangyayari sa puso? Kailangan bigyan ng shock. Kung ang puso, ganito ang ritmo, labdab, 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 ang nangyayari sa puso natin na nag-cause ng sudden cardiac arrest, nanginginig na hindi na natin alam kung bakit hindi siya nakapagbigay ng tamang dugo papunta sa utak. Kaya tayo nandito tumutulong na mag-pump para maitama natin ang galaw o ritmo ng puso. Yun. Asa na remote? Okay. Shock advice. So, ibig sabihin, don't touch the patient. Kung ako na nakakompress pa rin sa kanya, aalis ako. Yung mga kasamahan kong nakahawak sa kanya, aalis din sila. Walang kahit anong dulo ng daliri o skin na meron sa pasyente. Nakadugtong. Bakit? Ang shock na maibibigay ng pasyente na naidikit sa katawan mo, pati ikaw nabigyan ng shock. Okay? So, imbes na yung pasyente lang ang target natin, pati ikaw na target na rin ang second patient. Okay? So, kapag sinabi niya, shock advice, ipipress po natin yung flashing shock button, pagka-press, shock deliver, start CPR, so balik ako, compression. Hindi siya nakakaangang gamitin, basta nakikinig ka lang. Bakit banda dito ko dinagay ang AED sa tabi ko o sa may malapit sa tenga ng pasyente? Posibleng ang last 10
po ng meron ang pasyente ay pandinig. Kaya naririnig niya ang nangyayari sa paligid mo. Continue CPR. Okay? So, paulit-ulit lang siya. Okay? After 2 minutes, magsasabi uli siya, analyzing. So, kahit hindi ka na magbilang, basta nagsabi ang machine ng analyzing, tigil ka para mabasa niya kung kailangan uli ng shock adjuster. Kung hindi man, sabi niya, no shock needed, balik pa rin tayo compression, sasabihin pa rin naman. So, uto zero? Mapang utos? At least may reminder kayo